Hindi, pag ganun mukha mo, hindi ka na naisindi. Hindi, I mean... Pag ganun yung mukha mo, hindi ka na naisindi. Ang hirap. Siguro ganito, isa sa pinaka problema eh siguro kung paano ako magsalita at kung paano ako umintindi. I mean, hindi ko alam ba't pa tayo nagpa-podcast. Okay, guys, we are Neo and Mitch and welcome to our very first NAMFAM podcast. May ilan kasi akong topics na nakalista sa phone ko. Yung first na naisip ko is paano mo masasabi kung kailan dapat mag-express ng negativity like lungkot, frustration, etc. Or kung kailan dapat matutong magpaka-positive. Or siguro pwede natin sabihin paano natin masasabi kung kailan toxic na. Gusto mo bigyan natin sila ng brief background kung bakit natin naisip yun sa mga updated sa posts namin. Alam nyo, usually, na yung mga parinigan dito, parinigan dyan. Pero syempre, alam natin na dapat yun yung i-let go natin. Sinabi na natin yan nung 2021. Tapos nadala pa rin siya ng 2022. Tapos magda 2023 na, dapat mabitawan na natin siya sa 2022. So I think... Hopefully. So kailangan talaga natin pag-usapan kasi minsan, kaya nagtutuloy-tuloy. Hindi kasi natin na-figure out bakit nangyayari. So kailangan, maganda yung question ng una. Kailan mo pwedeng ilabas yung... negativity, express yung negativity at kung kailan ka pwede maging positive, magpaka-positive, parang ganun. Kasi tayo, hanggat kaya naman, syempre doon tayo sa pagiging positive. Pero syempre, dapat sa sarili mo, pag may nafe-feel kang something bad, dapat ina-acknowledge mo rin yun. Kasi pag hindi, sarili mo lang yung mapopoison. Iba-iba rin kasi tayo ng tolerance. Iba-iba tayo ng... Pwedeng sa akin, malungkot na ako. Pwedeng sa'yo, wala lang yan. O pwedeng sa akin, wala lang to. Ikaw, bad trip ka na. So, iiwalay natin yun. So ako, sagot doon, depende sa naramdaman ng tao. Kasi ang tanong naman dyan is kailan ka mag-e-express. So, walang formula yan. Kung kailan ka nasaktan, para sa akin lang to ha. Kung kailan ako nasaktan, doon ako maglalabas ng mag-e-express ng frustration ko, ng negativity para sa akin kasi kailangan natin ilabas yan. But the question is, paano mo ilalabas? Iba-iba rin yan. May mga tao na, for example, may best friend ka na pwede mong pinagkakatiwala mo na pag sinabi mo yun, is alam mong mafe-feel mo na nailabas mo yung sama ng loob na, ay, nakahinga ako. Pwedeng sa partner mo, pwedeng sa nanay mo, sa tatay mo. May mga ganon, sa mga magulang naglalabas sa sama ng loob, sa mga friends. Meron namang iilan, at sige sabihin nyo nang ako, isama nyo na ako, na naglalabas ang sama ng loob sa social media. Ito kasi hindi ko mag-gets. Wait lang guys, bago mo ituloy, comment kayo sa baba kung agree ba kayo o disagree sa pag-express ng galit or ng frustration sa social internet. Media. Okay. Lalo na yung mga away, about sa away ng mga relationship or sa family. Well ako, to answer the question, hindi ako nag-agree talaga doon kasi syempre, may mga bagay na lalo na tayo as a couple, dapat in private natin na pag-uusapan, hindi natin dapat nilalabas. Ako kasi, kaya nagmumukhang nakikipagsagutan ako sa'yo. Kasi, ina-explain ko lang ng konti, siguro sa comment section, kaya nagmumukhang pati ako pinapatulan kita. Nakakainis eh! Nababasa ko, pareho daw tayo nag-aanuhan. Pareho tayo nagpaparinigan sa Facebook. Pero sa totoo lang, ako as much as I can, pinipigilan ko yung sarili ko na mag-post ng mga ganun online kasi lalo na hindi pa ba tayo tapos sa mga issue? Ilang taon na tayo may issues dati pa tapos ngayon na may bagong family na tayo, parang ang sarap ng tahimik na buhay, parang gusto mo ng peaceful life sa internet. Yun nga, hanggat sa kaya natin, ayoko sanang maglabas ng kahit anong issues or mga, lalo na yung mga ganyan, mga away natin. Sige, go. Hindi ko alam kasi kung na-express ko na mabuti. Normal naman yun eh, sa unang salita talaga. Naintindihan ko, kahit naman din ako, sinasabi ko rin sa sarili ko yun. Actually, sabi nyo nga, ilang taon na natin pinag-uusapan yan, ilang taon na rin sinasabi sa akin yun, pero bakit nga tayo paulit-ulit? Tama naman, siguro yung ano eh, yung pag, kunyari, nagselos ako kay Mitch, may kumausap na lalaki, papost ako, ganun, ganyan.
parang ganun yung toxic na parang, oy si Mitch, tahan, kinalabit ko, hindi mo lang umano sa akin, hindi mo lang pinagbigyan, tapos pinost ko. Siguro yung ano, yun yung sinasabi nating huwag kang... Uy, baka wait lang, baka akalain nila totoo yung mga sinasabi mo. Example lang yun, example lang yun. Ako yung tumatanggi. Pero, I mean, I guess yung point ko, hindi yung parang balat si Buya, si post agad, post agad. Minsan kasi may mga bagay talaga, yung sinabi ko sa inyo, eto, babalik ko sa umpisa. Pagpasensya nyo na yung paliwanag ko, ako medyo magulo. Pero, sabi ko nga sa inyo, kanya-kanya tayong outlet. May mga tao kasi tandaan nyo na hindi siya comfortable, hindi siya comfortable mag... Sabi kahit kanino, kahit sa magulang niya, misa kahit sa partner, depende kasi sa sasabihin mo eh, kung sino yung part ng problema, kung sino yung kinakasamaan mo ng loob mo. Ulitin ko ah, huwag yung sabihin nyo na kasing possible ka sistema. Ito yung sistema kasi ng mundo eh, na parang sinasabi, huwag kang mag-post. Pag nasaktan ka, huwag mo ipost sa social media, mali yan. May point kayo, pero as sa akin, baka, or baka sa inyo may ganito rin mag-isip, hindi ba ang dapat natin pigilan, hindi yung pagpo-post mo ng negativity? Ang dapat nating pigilan, lalo na kung sa family na problem, pigilan nyo yung pag-share mo ng sakit. I mean, kunyari ako, alam mo ng problema ko na pag nasasaktan ako sa family natin, pag na-hurt yung feelings ko, eh nagpo-post ako. Sinabihan nyo na ako nun, tinigil ko. Pero bakit tumutuloy pa rin yung mga pananakit sa akin, yung mga bagay na dapat namang kaya namang pigilan, pero, wait lang, dapat kaya namang pigilan, pero, hindi napipigilan. So ako, siyempre tao lang tayo. Ito yung pinakamabilis na explanation diyan. Pag sinampal ka, hindi pwedeng hindi ka aray pag masakit eh. 'Di ba? Parang ganun. So ako, wala akong pwedeng pagsabihan ng sakit na 'yon. Tapos at the same time, siguro weird sa iba, baka sabihin niya, bakit sa social media mo ipo-post, may nakakaano ba? Actually, wala akong gustong ganun eh. Kumbaga wala na akong gustong pagsabihan. I-share ko lang para makita lang ako ng mga taong alam mo yun na makakaget sa akin or makaka-relate sa akin. Tapos doon ako nakakaano, doon ako nakaka parang medyo lumulo, wag na parang ah okay, ganito pala. Pero minsan nga, yun yung downside nun, na minsan may mga sumusulsol talaga. Diba? May mga sumusulsol talaga na alam mo yun, na minsan di mo alam kung nananadya sila. Pero sa akin, kaya ko lang nilabas yun, parang sumabog, parang napuno na yung timba ko, umapaw na. Hindi yun yung sinasabi kong hindi yung konti, parang balat si Buyas na, oy, nagtampo lang ako ng ganito, post na ako eh. Yun yung masakit minsan eh. Especially kung pinag-uusapan natin mental health ng mga tao. Yung sinasabi, magsabi ka, mag-open ka, mag-open up ka para, yun nga, problema wala kang pag-open up. Tapos yung pinaka na bawala, yung kumbaga na isisigaw mo yung sama ng loob mo is through social media, pag pinost mo lang yun. Kung pwede nga lang sana, i-block na lang ng mga taong nagsasabi na ang negative naman itong post ni Neo, block ko na lang siya. Mas gugustuhin ko yun eh. Actually, ginawa ko to sa ano ko, sa notes ko, sa notes ng phone ko. Sinusulat ko lahat ng gusto ko sabihin, yung mga times. Ilang beses sinabi sa akin yun, kasi promise, ang dami nagsasabi sa akin na mali yung ginagawa ko pag po-post sa social media. Of course, lahat kayo maniniwala doon. I tried my best. So ginawa ko, sinusulat ko lang siya. Ang problem dito, wala kasing nakakaalam na sa man. Dumating na yung point, nakakaalam mo okay lang ako. Kasi hindi, walang nakakarinig eh, walang nakakaalam. Imagine mo, pag namatay yung isang tao, sorry sa negative word, pag namatay yung isang tao, ano laging sinasabi nila? Ano ba yan? Bakit siya namatay? Ang bait-bait niya, ang ganito. Sana sinabi niya, sana ganito siya. E paano nga wala ka na mapagsabihan? Gusto mo na lang ilabas sa ano? Parang ang saya-saya pa nila. Tapos bakit nawala na siya? Bakit ganito? Kasi wala nakakaalam. Kasi nilalagay mo sa notes mo. Kasi nasa anonymous ka, kunyari. Kasi sa anonymous, ano mo lang yan. Wala nakakaramdam ng totoong, walang nakakaalam ng totoong nararamdaman mo. Which is depende sa case ha. May mga masiswerteng tao na may ano siya, ang tawag dito, may life support, ano, life support ba, or yung may mga tao sila na kaya nilang sabihan ng nararamdaman nila. Siguro yun yung problema sa atin. Parang support ako, system. Support system. Yun, support system. Mas okay pa na mali ah. Huwag nyo na lang tularan yung sinasabi ko. Pakinggan nyo na lang ako. Yun na lang. Minsan, pag nag-post ako, parang yun na, parang itinapon ko na sa ere. Sabi ko nga sa'yo, neto lang naulit yun eh. Diba? Tapos naulit pa yun dahil hindi ko nagustuhan yung nakita ko. Kumbaga napuno ako. Imagine mo, nagtitiis ako, marami akong gustong sabihin. Tapos hindi ko na nga nilalabas kasi yun yung, sorry sa term eh, para kasi ang dating sa akin na pag sinaktan ka tapos di ka pwede magsalita, parang manipulation or parang control ang dating sa akin.
Pero actually, gusto mo i-share natin kung ano yung nag-trigger sa kanila. Kasi yung post nun, sa page ko, yun nga. Nakakatawa siya actually. Nirepost ko lang yun. Nakita ko nga yung natin. Ano na yun eh, yung joke na yun. Hindi, basta parang yung thought niya, may third eye ba ako kasi parang ako lang na, marami kami sa bahay, pero ako lang nakakita ng mga kalat sa bahay. Mm. Tapos na-trigger siya nun. Eh ako, shinare ko lang yun kasi ang laugh trip kaya ng post. Parang, uy, may third eye ako. Mm. Ang dami kayang laugh trip doon. Tapos nilagyan ko pa ng number sa dulo kasi di ba uso yun, kaya rin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito nga kasi kailangan talagang tignan mo yung big picture eh. I mean, to understand people. Kasi pwede yung sabihin, eto, balat si Boyes kaniyo. Yan lang naman, joke lang naman yun. For me, na nandito sa bahay, na nakikita ka, na nagagalit ka pag may nakita kang ganyang kalat, 'di ba, naaasar ka. Sige, given na 'yon. Tapos yung sinasabi ko, yun yung sinasabi ko na wala akong mapaglabasan ng sama ng loob ko. Hindi malinaw sa atin kung ano ba yung dapat sundin. Kasi sino ba nagsabi ng ganun? Parang ganito 'yan eh. Parang unspoken ano. Oh, parang ganito. Parang sinasabi, "Hindi, public figure ka, dapat hindi ka nagsasalita." Kahit, actually, kahit hindi ka public figure, I mean, kahit dito sa sinong, negativity. Oh. Yung alam mo na, panambabas, na kunyari ako sumugot ako sa isang article about sa issue sa akin or about sa ganito. Alam mo ikaw, dapat public figure ka. Alam mo na yung term na 'yon na hindi ka dapat nagsasalita ng ganun. Gets mo 'yon? Parang ganun 'yon. Na pag nasaktan ka, anong law? And I mean, it's Facebook eh. Kumbaga, account mo yan eh. Kung tutuusin, kung ganito lang sana ang sistema. Kaya siguro naging corrupt actually, na yung... Actually, kahit hindi na yung sinasabi yung may loba na ganyan. Yung feeling mo lang eh. Yung pakiramdam mo kung what is right or what is wrong. Dapat mararamdaman mo na yung kusa. May nakita akong parang meme. Parang social media daw. Parang, I love orange. Parang ikaw, as a tao, nagpost ka, I love orange. Pag pumasok na daw sa social media, hindi mo ba iniisip yung mansanas? Kung bakit ano nararamdaman ng mansanas? O bakit mo ba... Parang marami na silang sinasabi. Marami ng mga sanga-sanga na kung ano-anong rules sinabi nila na ika-cancel ka or dapat hindi ka ganyan, dapat hindi ka ganito. Which is ang simple lang. Pag I love orange. Or parang ganito. Nasaktan ako. Gusto ko lang isa na nasaktan ako. Nilabas ko dito. Tapos. Kung ayaw mo basahin, huwag mo basahin. Tapos. Ganun lang yun eh. I mean, ganun lang dapat sana, kasimple. Wala na yung, dapat hindi mo na pinupost yan. Dapat hindi mo yan. Dapat pag yung problema nyo ng mag-asawa nyo. Kasi ako ba, yung, kung ipapasok ko sa akin, may pinost ba ako na, alam mo, ito si Mamu, pinagalitan ako dahil hindi ako naglilinis sa bahay. Parang ganun. May ganun ba akong post? Di ba parang yung sinasabi ko lang na, kunyari, nakita ko yun, nagkawaw ah, parang gano'n, naglinis na nga ako, nagganyan na nga ako. Kumbaga ako, sumasagot lang ako dun sa nakita kong negativity. Siguro, yun pala siguro yung pangit para sa akin. Siguro marami magagalit sa akin. Parang yun yung pinakapangit lang. Siguro yung magkaibang perception lang. Kung nagpost ka siguro ng detail na si Mitch, si Mamu, ganyan-ganyan, ito yung ginawa sa akin, sobrang sama nitong taon na to. Yung dinirekta mo siya, siguro... yun yung off para sa akin. Pero pag yung sumagot ka lang na, for example, sinampal ako, aray ah, ang sakit nung pagkakasampal na yun sa akin ah, hindi maganda yun, grabe naman yung pananakit na yun sa akin, I don't think na mali yun eh. Kasi ang mali siguro yung action. Tapos na lang, pili ka yung ganyan na pag-respond versus Mamu, halika, usap tayo dito na kalma. Babalik tayo sa umpisa na una kong sinabi, bawat tao may kanya-kanyang ano yan, support system. Tama ba? 'Di ba? May mga tao ka na pwede kang pagsabihan. Isipin mo na lang ganito, tatanungin na lang din kita dahil yan sinabi mo. Yung pagkakakilala mo sa akin, yung tingin mo sa akin as a tao, mas gugustuhin mo ba na pipiliin ko na mag-post ng sama ng loob kaysa sabihin sa iyo yung pagkakatingin mo sa akin kung hindi ako natatakot? Kasi kung ako yan, kung ikaw yung magpo-post, magtataka muna ako bakit ayaw sa akin sabihin ni Papo yung problema niya. Hindi kaya may nagagawa ba ako or may pag may nagsasabi siya sa akin, may reaction din ba ako na para katakutan niya? Kasi baka mag-isip sila, gumawa sila ng story, i-clarify mo na lang. Bakit ka natatakot mag-express? Baka mamaya isipin nila tinotorture kita. Hindi tayong dalawa. Kaya hindi ka maka-express eh. Parang ganito kasi, sabi ko depende sa problema yan. Kunyari, minsan naman tinatanong mo ako, pag kunyari about sa family,
isa naman nagkasabi ako about sa band. Pero minsan kasi pag yung problema is about sa ating dalawa na, na kunyari party ka doon sa kung bakit ko nararamdaman yung sakit na yon. Kunyari ikaw na yung nakakapanakit sa akin na sa damdamin, di sa ano. Kumbaga tampuhan. Paano ko sabihin, mamo, ikaw yung problema ko? Mamo, problema okay kita. Yun. Oo nga, pero kasi hindi mo kung okay lang sa naman. Sa akin talaga mas okay yun na mas maging direct ka. Pag may problema ka sa isang tao or kahit kanino about sa kahit anong bagay, mas okay diyan, talaga na Janat rektahin mo siya. Diyan na papasok yung sinasabi ko sa iyo. Kasi ginagawa ko naman yun. I don't know kung di mo natatandaan sa tagal natin pagkasama. Ginagawa ko. Sabi ko nga, ako gusto ko na lang actually ngayon, gusto ko na lang mabuhay ng mapayapa eh. Yung, kasi mas mag-work ako pag yung utak ko clear. Ganun akong klaseng... Lahat naman ng tao eh. Hindi, meron kasi mga tao na yung diin na sila, lumalaban pa sila, kumbaga lalo silang nag-i-ignite eh. Lalo silang... Yes. Gets mo? So ako ngayon, dati parang ganun ako. Parang mas na-challenge sila. Mas gusto nila ako, pag mas pero ngayon kasi talaga, dahil sa mga nangyayari, parang, sabi ko nga sa'yo, parang yung pagkalalaki ko. So ako na nagsasabi ha, lalaki, parang yung pagkalalaki ko, hindi naman bading. Yung pagkalalaki ko, parang bumaba yung confidence ko. Dati ma-confidence akong tao eh. Di ba, pinag-usapan natin. Same. Gusto... Well, that's life. 'Di ba sabi ko nga, dati gusto ko dinidiin ako eh, gusto ko 'yung sinasabi bobo ka eh. 'Di ba? Sinasabi sa akin 'yun. Oo. Naalala ko noon pag nagpa-practice kayo nung bandmates mo, sinasabi mo 'yun na parang may kasi dati nung nanonood ako ng practice nila, parang sinasabihan nila 'yung isa nilang kabanda na parang nakaka-down pakinggan, parang nadi-discourage. Kung ako nasa person, parang nakaka-discourage naman to. Tapos siya, sinasabi yan na okay daw yun kasi pag nadi-discourage daw yung isang tao, mas ginagalingan daw dapat. Which totoo naman, nangyari naman din sa pinagkasabihan namin. For some. Sa akin din, nangyayari yun. Sabi ko nga, siguro may malaking shift sa mundo kasi depende din to sa tao eh. Dati ganun ako, ngayon nga, hindi na, as in, siguro sobra na yung pagkakaklag ng utak ko or yung sobra na yung pagkahalo-halo ng problema, sobrang di na. Wait, bago tayo umalis doon, mas gusto mo na sinasabihan ka ng, finifeed ka ng negativity para mag-improve kaysa sa parang, pwede De, siguro yung, uy, ganito yung nagagawa wait. Mo, pero ganito yung gawin mo para mas mag-improve ka. Oh, mas okay course. Yung ganun, di ba? Kaysa sa yung parang, sabi uy, ganyan ka, blah, blah, blah. Of course, di mag, you get nyo naman yung point. Isa lang naman talaga. Pero gets mo naman yung point. Siguro naman yung sinasabi mo yung ka-bandmate namin na sinasabihan namin ng ganun. Hindi naman yung pag-practice namin, ang bobo mo. Pagdating nag-set up pala, ang bobo mo, ang pangit. Hindi naman ganun. So baga pag paulit-ulit niya nang ginagawa yung mali, sasabihin mo na yung totoo na parang, alam mo, mali na yung ginagawa mo. Hindi, ano yan, parang yung iba nga, magagaling. Yung parang encouragement pa rin siya. Parang negative encouragement pa rin yung dating eh. Sa'yo siya lumapit ngayon ah. Ganyan yan eh. Nararamdaman niya siguro yung tension ng ano mo, tapos kinakalma ka niya. So parang, kung ako yung tatanungin sa haba-haba ng mga sinabi ko na sana nagigets ninyo, depende sa sitwasyon. Pero kung ako yung tatanungin, kung kailan mo naramdaman yung sobrang sakit, mararamdaman mo yan eh, kung kailan mo gusto ilabas. Ilabas mo kahit saan yan, kahit sa social media. Diba? Huwag lang araw-arawin na yung sinasabi ko na konting kibot, post, konting ganito. Kung dun ka makakagaang ng loob mo, why not? Kung para sa mental health mo eh. Diba? Kasi lagi nating isipin guys, ang baguhin lagi, yung may kasalanan, yung nagparamdam ng sakit. Huwag niyong pigilan kasi minsan, yun yung nagpapa... Pero ito ah, sige, since... Ano, ibabut in ko na. Kaya ako nagpo-phone kanina kasi baka nakita niyo, akala niyo nagpo-phone lang ako. Nirelease ako kasi para pag may mga gusto kong sabihin, nasa phone ko na kasi 'di ba kanina nagsasalita siya. So para hindi ako mag-butt in na mukhang epal. Anyway, ayun. Sabi niya kasi na kanina, bakit hindi 'wag daw yung pag-post yung pigilan. Ang pigilan daw is yung source nung pinagpo-postan niya. Eh papu, sa relationship hindi naman kasi nawawalan ng pag-aawayan eh. Yes. I mean, wala namang relationship na smooth sailing. Kumbaga, laging may ano problema, yan, may conflict yan palagi. So, ibig sabihin ba doon, laging may reason para mag-post ka? Hindi. Sinuulitin ko, hindi tayo kadakibot. Hindi, yun nga. Actually, hindi nga talaga kadakibot. So, alam natin... Pero, may uulit at uulit yan. Yun nga. So, lagi kang magkakaroon ng valid, para sa'yo, valid reason para mag-post? Parang... So, depende ka rin siguro sa pagkakilala mo sa tao. Parang sa akin kasi, yung level nung sakit,
na binigay mo. Like for example, kang problema lang natin is paulit-ulit yung sinasabi mong linis sa bahay. Hindi ko po-post yan. Like for example, yung mga selos mo, hindi ko po-post yan. Kasi alam ko sa sarili ko na hindi yun valid. Kasi ako, hindi ako balat sibuyas talaga. Mukha lang akong balat sibuyas sa nakikita nila. Pero ako, ipinupost ko yung pag nasaktan ako. Like for example, ganito. Kasi sabi mo nga, mangyayari naman at mangyayari yan sa lalo na sa relasyon, may mga negativity. Siguro pag nakita mo nag-post ako, anong dapat gawin? Siguro huwag ka munang magalit or mag-post ka din. Hayaan mo ako. Tapos, uy, dabi mo nang post dati na gano'n na hindi ako pumatol. Tapos naman na yun, di ba? Tumigil na rin naman eh. Kumbaga, actually, tinanggap ko na yung mga times na yun eh. Nangyayon nga sila sabi ko, I tried my best eh, na hindi na ako mag-post. Kunyari ako, kilala nyo na ako na pag sobra ako nasaktan, eh, talagang magpo-post ako. Pupunuin nyo pa ba ako? Di ba? I mean, kung may kasalanan ako, hindi ako para mag-bat in eh. Like for example, nang babae ako, tapos ako pa yung nagalit, nagparinig at tas nagalit ako. Parang ganyan. Which hindi ko ginagawa yun, hindi ako nang bababae. Nang lalaki lang. De yun, di ba? Kasalanan ko yun. So, mukha akong tanga pag nakipagtalo. Actually, pag may kasalanan ako, hindi na lang ako magsasalita, ayako na lang, di ba? Parang ganun eh. Kasi, yung mga lalo na yung mga sulsulero, di ba, kasalanan mo, sabi ni Mitch, ganyan-ganyan. Pero kaya lang naman akong sumasagot, kaya lang ako nagsasalita sa social media. Kasi nga, may ginawa sa akin, especially kung sa social media ginawa. Kung ititrace nyo din naman yung mga post ko. Well, wag lang yung unang-unang-una. Kasi aminado naman talaga ako nun. Dahil sobra talaga yung mga nararamdaman ko nun. At kahit hindi naman sa social media ako tinira, eh, popost, hindi ko pinopost. Parang ganun. Yung mga recently na lang yung sinabi ko, I tried my best eh. Pero for example, yung mga sa friends mo na yung parang nag-post lang ako ng picture namin ni Baby na may clown. For example, that one. Diba? Na yung nakaka-clown kami na para sa akin nakakatawa. Kahit nga ngayon, ang dami namin ginagawa ni Baby sa TikTok eh. Siguro kung hindi ka galit sa akin, hindi magagalit yung mga friends mo that time. Diba? Pero nagalit sila nun. So ang dami nilang sinabi, parang pinamukha nilang ang sama kong tatay dahil doon sa picture na yun na clown-clown kami ni Baby. Ang ano daw ginagawa ko, which that time masama loob niya sa akin. So syempre, yung mga kaibigan niya yun. And nilagay sa social media, diba? Nag-comment doon. So ako, kailangan ko lang din i-defend yung sarili ko. Pwede sabihin, sino ba yung mga tao na yan? Ba't mo i-defend sarili ko? Parang isipin mo yan sa barangay nyo. Siniraan ka, alang anamang sabihin ko lang sa loob ng bahay namin, ito kapatid ko, ito yung problema, sinabihan ako ng mga yun. E di yung buong barangay namin, itong klaseng tao yung tingin nila sa akin, which is kami sa social media. So kada post ko, kada kita ninyo sa akin, ganun na tingin nyo. Kaya siguro, isa sa mga bagay kung bakit ang baba ng tingin, especially sa mga followers niya, lalo na yung mga loyalista niya. Kaya hindi ako matanggap-tanggap. Kasi yun yung... Wait lang. Did ba na naiinis ako sa ano eh? Gusto ko lang rin i-clear the air. Bakit every time parang ginagawa mong parang kaaway o kunyari pagsasabi mo mga loyalista niya? Bakit parang may away? Parang may tension? Hindi naman. Kailangan ko lang i-emphasize kasi meron kang mga kaibigan or followers na, sorry do sa term, hindi ko lang kasi sinama yung isa. Kaya ako sinabing niya, loyalista nyo. Gusto ko sabihin. Okay. Kasi may mga friends ka na kaibigan ko na rin na nakikinig sila. Kaya nakikinig nila yung side eh. Kaya may ganung siyempre, ano ba sabi ko loyalista? Yung loyalista nyo, ayoko na sana sabi, pero I mean yung loyalista nila, parang ganun. Kaya sabi ko, kaya ang sama ng lalong ayaw nila sa akin kasi tulad niyan ang baba ng tingin nila na para to si Neo. It's ganito nga, hindi naman ganyan. Hindi naman ganito. Which is iba yung pinagdaanan niyo before sa pinagdadaanan natin ngayon. Iba yung trials or yung mga sama ng loob na pinagdaanan niyo sa isa't isa at isa mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? Iba yung sacrifices niyo, iba yung sacrifices. Parang gusto ko rin i-cover 'yan, parang another episode kasi ang daming pwedeng i-tackle about 'yan. Eh. Oo, kumbaga yung ako, about sa past and kung paano natin kasi dapat ano eh nagmamat kasi 'di ba sinasabi na dapat past na 'yan, kalimutan mo na 'yan. Dapat para sa akin nagmamatter pa rin yung kung wait, baka ma-misinterpret. Pero I mean dapat i-tackle nga natin siya in the future kasi naapektuhan pa rin yung present natin. So, kailangan mapag-usapan natin siya in some ways. Hindi naman like as in detail, pero parang may mga areas tayong dapat i-tackle or mapag-usapan para
mas maging smooth sailing na yung future natin. Gets mo? Tama. Anyways, doon pala, kasi I'm sure may mga magsasabi sa inyo na dapat hindi mo iniisip yung ibang tao. Dapat hindi mo iniisip yung mga nasa social media. Para din malinaw, siguro yung mga salitang sinasabi ko is para doon sa mga taong nasa social media na mahalaga sa akin or sa amin. Pero kung basher ka or iba yung tingin mo sa amin, I mean, hindi kaya. Wala talaga akong pakialam sa'yo. Like, sumasagot ako sa mga nagre-rebat ba tawag daw? Rumirebat ako sa mga sagutan namin or dinidefend ko yung sarili ko hindi para ibigyan ng satisfaction yung mga basher or yung hindi naman talaga sumusuporta sa amin. At saka ako pag naiirita ako lahat ngayon, di ba sinasabi ko naman sa'yo? Yun nga, I mean, agad, hindi ko dinadaan sa post. Mami ko, I mean... Wait, ano, rekta ko nil... Kaya nga ako nagmumukhang nagger sa'yo actually kasi konting ano lang, sinasabi ko na sa'yo. De, yun nga. Kumbaga, mga konting bagay, open agad ako sa'yo, kinocommunicate ko agad sa'yo. Kaya nagmumukha akong nagger sa'yo. Kasi bawat ano, gusto ko sinasabi ko agad. No, well, yun nga. Kumbaga yung time na yun, sabihin na nating napuno ako. Kasi, kaya sinasabi yan, mamo, para sa akin, para sa mga nanonood na rin, hindi para magsisihan eh. Imagine natin to, may problema tayo sa pagpo-post ng mga negative, yung mga kung ano-ano man. Ako, tinatry ko yung sinasabi ni mamo na, hanggat kaya mo, huwag ka mag-post. E kung si mamo, itatry niya rin, hanggat kaya niya, di ba, huwag na lang ding... magbigay ng rason para mag-post ako. Kumbaga dalawa tayo nang mahirap yung sa akin. Kasi sa relasyon talaga ang daming pwedeng maging problema, ang daming pwedeng away eh. Hindi talaga mawawala ng baka siguro iba lang kasi argument sa relationship eh. Siguro depende rin talaga sa tao kasi ako kunyari ako magsasabi kay mamo. Ikaw nga mamo eh, pag ganito nagsiselos ba ako? Ikaw ba ganito? Nasasabi mo sa akin. Hindi ikaw yun eh. Eh ako ganito. So ako naiintindihan ko yun. Pero isipin mo nung time na yun na kunyari ako bakit hindi ako nagsiselos. Nagsiselos ako. Actually silos kung ako diba ayaw ko siya before. Maniwala kayo sa hindi. Ikwento mo to mamo. Magandang topic to. Seloso daw. Wait lang. Di mo kasi siguro natatandaan yung mga una-una natin na ayaw kitang pag-shortin ng mga maiigse. Ayaw kitang pagsuotin ng mga revealing. Kasi ayaw kong tinitingnan siya. Dati pag may makakapartner siya, nagagalit ako. Diba? Pero na-realize ko kasing toxic yun. So parang ako, iniisip ko, nung una-una namin yun ha. So ako, iniisip ko na lang, okay sige, kung work naman yan, o para sa, nakikita ko, passion niya to, ba't ko siya pipigilan. Ang cute kaya minsan pag seloso. Pero yung selosong cute lang ako. Yung possessive seloso. Exactly. I mean, yung selos na yun, mababa yun. Hindi na natin yun yung problema. Hindi, pag ganun mukha mo, hindi yung... Hindi, I mean... Pag ganun yung mukha mo, hindi ko na rin. Siguro ganito, isa sa pinaka problema eh siguro kung paano ko magsalita at kung paano ko umintindi. I mean, hindi ko alam ba't pa tayo nagpa-podcast. Kunyari, Papo, ito ah, mandiri na kayo, promise. Papo, may patak ng wiwi doon sa ano ng Inidoro. Mild pa nga yun. Mild pa yun. Huwag mo na sabihin yung iba pang na, mga UFO dyan sa ano. Diba? Mali yun, diba? Kung iisipin mo, kung doon ka lang magbabase, kung hindi mo iintindihin yung partner mo, mali yun, di ba? Pangit naman talaga. Bakit ka, ano? Promise, hindi lang yun yung nakikita ni Mamo sa Inidoro. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, nagaling sa akin ha. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi ko yun by choice eh. I mean, sana yung maliit na bagay. Kaya ko lang pinapaliwanag, di ko sinasabing inormalize yun ha. Gusto ko lang intindihin ako, siguro na lang, na may mga bagay talaga na sa dahil sa sobrang dami kong sobrang dami nang nasa utak ko nawawala tapos ngayon instead na sana mabawasan man na lang yung iniisip ko madadagdagan pa dahil ikaw I mean iba yung kunyari sabi ko mainit na ulo ko pagod na ako tapos may maliit na bagay na hindi ko nagawa sa taas pero papagalitan ano mo ba, Papu, pa ako dati kaya ako siguro
nasasabi na yung mga ganung bagay kasi parang ang dami nang naipon na ganun na parang small things na hindi ko sinasabi. Yun nga eh, parang ganit, yun nga eh. Well, may point ka rin naman, kaya sobrang depende sa sitwasyon. Ako nagsasabi na lang ako, ayoko na rin ano, ayoko na lang mag-advise kasi yan, pwede yan yung isipin mo, madami na. So, ako okay, wait. Totoo naman, may rason ko kung paulit-ulit na nangyayari. Ako sinasabi ko na lang siguro para hindi na maghumaba or kasi hindi ko mapapaliwanag yung sarili ko na ako I'm all ewan ko kung nararamdaman mo sa lahat ng bagay I'm always trying my best para sa iyo. I mean actually para ma-recognize mo or ng pamilya mo na ibang tao na oy si Neo okay to ah ganyan ganyan. Kahit ano pa yan, kahit i-sacrifice ko pa kahit ano, gagawin ko talaga para lang ma-recognize ako or ma-validate yung mga ginagawa ko. So kaya ko lang to sinasabi, hindi ko ginagawa yun dahil gusto ko or dahil alam ko. Iba kasi yung alam mo na kunyari, ulitin na naman natin. Kunyari, may wiwi na nawisikan ng wiwi doon sa inidoro, tapos sinabihan mo ko, papo, paulit-ulit ka. Hindi yung alam ko. Okay lang, sinabihan ni mamu. Iwas-iwas ko to. Hindi ganun. Actually, hindi ko alam na mayroong ganun. Di ba dati pa, sumasagot pa ako sa'yo, meron ba talaga ba? Tapos hanggang ngayon, baka kasi tinatanggap ko na nga eh, na may naisip na naman akong i-example. Example ko ba? Huwag na haba eh. Yung kulangot. Kaya ako bumaba dito na lang sa siya. Kailangan ko itong i-share. Tangin ang baboy ko talaga. Ang burara ako nun sobra nito para sa inyo. Pero ganito guys. Pero baka kasi, baka dito ko rin ma-realize na ganun din pala sa ibang household. Tapos baka mamaya, ako pala yung mali na sobra akong neat free. Parang ganito na lang. To be honest guys, ang CR ko na is dito sa baba. Hindi na ako nagsi-CR sa taas. Bakit? Kasi bukod doon sa mga sinabing wisik-wisik ng wiwi, may ano kasi, ako kasi parang booger. Let's say tago na natin sa pangalang hamburger. Diba? Misa kasi parang may namumuti yung booger sa akin. Tapos parang pag sinising ako, saka lang siya lumalabas. Normal naman yan sa ating lahat. Nung pag naliligo kasi ako doon, nakikita ni mamo doon sa may shower namin, sa may pader, may nakikita siya doon may nakadikit. So long, ako minado naman ako may ganun, pero kasi alam ko na doon lang ako sa lababo, so I doubt na bakit pumupunta doon, bakit may ganun. Hindi, baka kasi parang dahil nasanay ka na hindi mo na napapansin, hindi ka na nagiging aware kasi lagi mo siyang ginagawa na. Sinabi ko yan. Parang paghiga mo na lang siya, humihiga pala lang ako noon, parang ganun. Siyempre, ito nga eh, ito yung pinakamalupit ngayon. Bago ako lumipat. Kumbaga, pero hindi ako nagtumatanggi, sinishare ko lang din. Sinabi ko sa kanya noon na ay ganun baka hindi ko yun sinasabi mo baka hindi ko na mamalayan baka nasanay kasi na kasi promise pa po na humiwalay ka ng CR wala na. Wait lang. Never na nagkaroon doon. So ganito, so parang pag ako pagdating doon ng time na yon hindi na ako suminga. Yun muna, hindi muna ako suminga nung time. Promise. Parang kailangan ng background music. Parang ganito. Pasukan mo ng background sa mga ganito. De, eto nga. Nung time na yon na may sinabi siyang may nakita siya, kasi duda ako, pero tinanggap ko na lang sa sarili ko, kasi nga baka naman talaga, kasi ginagawa ko naman yun. Pero dahil nga, yun yung sinasabi ko, na parang ang daming sinisisi sa akin, ang dami kong problema, ang dami kong obligasyon, ang dami kong iniisip, ganyan. Ang point dito, mamo, yung gusto ko mag-solusyon, yung bawasan na lang yung pumapasok sa utak ko, na ikinasasama ng loob ko. Yun yung sinasabi ko, na sa negativity, para lang maano natin, masolusyonan. Na, so paano mo masasabi naman na ano yung mga bagay na ito-tolerate ko kung para sa i-improve mo naman yun? So parang sinasabi mo na hayaan kong i-tolerate yung mga gantong bagay na paano pag nadala mo yan, kunyari mawala man ako. Tapos di, ano yan eh, I mean ikaw lagi ka may sinasabi na may right words. Paulit-ulit na iba-ibang atake. May paggalit, may pa-joke. Ang daming beses kong pa-joke, pa-sarcastic, uy, papo, ganyan ha. Uy, papo, baka siguro naman. Siguro na lang mag-ano. Siguro, the best yung advice na yun sa clear mind na tao. Depende sa pag-intindi nung kasama mo at depende rin sa tao kung paano niya, kunyari sa akin, kung paano ko gagawin yung gusto mo, yung mali na tingin mo na nakikita mo sa akin. Kung paano ko magre-react. Parang ganun. Pero hindi siya pwedeng baguhin mo lang yung reaction mo. Parang ganun na lang. Para medyo mahaba na nga rin talaga. Yun na rin yung point ko. Para mag
Kasi nasabi ko na, di ba, yung sagot sa tanong na kung kailan ka maglalabas, sabi ko, kung kailan mo gustong express, kung kailan ka sobrang nasaktan, kung yun yung sa akin ha, pasensya na, pero kung nasaktan ka, sabihin mo sa kahit kanino mo gusto sabihin para lang mailabas mo, para gumaang yung loob mo, kasi pag naipon yan, mas lalo magkakaroon ng problema. It doesn't matter kung, for me ha, politiko, it doesn't matter kung sa social media yan, kung ikakagagaan ng loob mo at yung mental health mo is mababawasan, yun yung mahalaga eh. So ito yung post ko na tingin nyo sasabihin yung negative. Feeling ko din may superpowers din ako. Imagine halos ang sakit na ng katawan mo, kakahugas ang plato, linis ng pupo at ihi ng aso, hugas ng bote ni baby, luto ng pagkain, utos dito, utos doon, puyat nagigisingin pa para utusan araw-araw, tapos yung ang dami-dami ko ng isipin, pero kailangan ko pa din unahin isipin kasama sa bahay, pero di ako nakikita. The invisible man ang peg. Kumbaga yung post ko, reaction to dun sa nakita ko, na para kasing ang feeling ko that time is feeling mo inaatake ka ganun. Oo, kasi possible naman eh. Sabi mo nga nung time na yun, nung shinare ko to sa'yo, sabi mo, ang daming pwedeng isipin ng mga tao. Sa post ko ha, sa post ko na to, sinabi niya sa akin, ang daming pwedeng isipin ng mga tao. Tinanong ko siya, hindi mo naisip dun sa post mo, marami rin pwedeng isipin yung mga tao. Parang yung sa akin, in general na joke siya, na lahat, parang relatable joke siya. Kasi ako, actually, repost nga yun eh, hindi nga ako yung nagano'n eh. Walang nakitang repost eh. Gets mo na yun eh. Kayo ba guys, pag nabasa nyo yun, huwag nyo isipin joke. Kasi, sige, natanggapin natin ng mga may nakaka-relate, may nakabasa na before sa iba, alam nyo na joke na yun. Pero out of nowhere, hindi nyo alam yun, wala kayong alam na joke na ganun, at nagpost si Mamon ng ganun. Tingin nyo sino yung kasama na, sino yung sinasabi niya na, ang dami-dami namin dito sa bahay, pero siya lang yung nakakakita ng ano, 'di ba? Hindi naman si baby. I mean, 'yun lang yung point doon. Pero wait lang, medyo may tension ako na feel pa rin doon sa status. Pag-usapan talaga, kailangan pag-usapan natin yung chores sa bahay, yung hatian ng chores sa bahay, pero sa ibang podcast, sa ibang episode. Pero parang ganito, agree to disagree na rin. Kasi may pinch siya sa akin eh, parang nanunumbat sa bawat chore na sinasabi niya eh. Parang may sama ng loob, hugas plato, linis ganyan, hugas bote, luto ng pagkain, parang ang pangit ng dating. De, pero nagugas parang ako nagbilang ng... ka bigla, nagtara ka ng mga ginagawa sa buhay, kaya parang ganoon. Parang hello, tayo na sa bahay, sino pa gagawa ng mga ibang bagay na yun? Ako din naman may mga bagay na ginagawa ako na hindi ko naman sinasabi sa iyo. Ito yung mangyayari diyan. Parang ang pangit pag sa relationship nagbabanggita ng mga bagay-bagay na ginagawa. Yan yung ano, tiga mo. Yan yung ano sa amin. Okay lang ba sabihin ko? Parang magkaiba kasi yung sumbat as letting para nagsasabi ako para maging aware ka. Lagi natin issue yun na parang versus sinasabi mo, sinusumbat mo yan. Iba kasi yung sumbat eh. Like for example ako, lalayo na eh, pero baka kasi kung connected. Paano mo sabihin. No, I mean, ang sumbat kasi dito, kunyari, Mamo, ikaw na yung ano ha, kailangan ko gawin to ha, kasi ako naman yung naganito, ako naman yung ganyan ha, ganyan, hindi. Tandaan mo, na yung sinabi ko na yan, hindi ko sinabi yan ng, sa akin ng galing una. I mean, nang wala akong pinagsagutan. Kung sa akin ang galing yan, nag-post ako bigla ng ganyan, yan yung sumbat eh. Out of hindi, ang sumbat naman, hindi naman yan biglaan eh. Lumalabas yan pag nasa boiling point kay. Exactly. Di, I mean kasi, which is yung nangyari. No, parang siguro, dun lalabas, kung galit ka, siguro pag sobrang galit ka, dun lumalabas yung kung anong mga pinipigil mo talaga. Siguro depende galit. Na lang sa taong iintindi. Pero, kunyari yun, wag na, sa next topic na lang. Mahumaba siguro yung podcast ito dahil sa akin. Kasi minsan guys, may mga, especially sa mga babae, ginagawa nyo nga jokes yun na lagi kayong tama eh. O, diba? Siyempre, gagawin yan. Siyempre, kahit anong mangyari, basta asawa ko pa rin yung laging tama. Pero ako, ayoko i-normalize yung ganun. I mean, I won't tolerate. Oo, kahit ako. Kahit kanyari, kung sinasabing laging tama, hindi, siyempre hindi naman laging tama talaga. Dapat, ako gusto ko, actually, di ba sinabi ko nga yun sa'yo, gusto ko i-correct mo ko pag may mga bagay kang tingin na dapat i-correct sa akin. Kasi hindi ako papasok to. Parang ganito, sa lababo kasi, yung panag-uugas ay may mga bula-bula.
may mga times tingin na tingin ko kung gano'n siya kaayaw niya sa cleanliness. Yun nga, pati yung bula, inaayawan niya. Hindi, yung soap lang. Na mismo, inaayawan niya. Kasi ako panyari pag naghugas, may pinupunasa ko yan. Kasi diba pag naghugas ka, matutuyo naman yun eh. Tapos edi actually malinis pa nga siya kasi parang may sabon na nakababad doon. No, di yun nga sinasabi. Pero hindi rin, okay rin naman na pag no-OC kayo, mas okay talagang punasan. Pero ako may reason ako kasi yung tag dito, yung towel, yung basahan, namin dito nakababad sa water na may Zone Rocks. Eh ako kasi yung kamay ko as in may rashes siya ngayon. Kaya hindi ako naghuhugas ng plato, hindi ako naghuhugas ng bote ni baby. Kasi nga mahapdi yung kamay ko kahit tas lalo na ngayon kailangan pa puro alcohol lagi. So hindi yung mga ibang tasks na yun hindi ko magawa kasi pag nagpiga ako noon edi lalong na-irritate yung sugat ko. Nahanap ko na yung answer sa atin. Feeling ko kuya pag may kailangan tayo pag-usapan at idaan natin sa podcast. Kasi tingin mo pag ganito maayos yung usap natin. Tsaka content. Kasi pag kami kunyari, wala tong camera, wala kayo, away na yan. Ang dami ng pataasan na yan ng boses. Pero tingnan mo, mas nagiging aware ka sa sarili mo pag nakaganto, mas nagiging aware ka sa boses mo na dapat ganto lang. Tsaka iba normal na, lang. Tsaka, or kahit siguro kahit hindi tayo naka-live, tapatan mo ako lagi ng mic. Di, promise, may kakaiba sa boses ko pag humawak ako ng mic. Nagiging modulated, tapos... parang dapat kalmahan mo lang. Ganun. Parang mga DJ. Sakto, naalala ko. Kasi yung sabi mo kanina, di ba? May nabanggit ka na pag may nafe-feel ka, nino-notes mo, tapos wala naman nakakarinig. Applicable yun. Okay na gawin yun. Pero, after mo ilagay sa notes, magpakalma ka muna, tapos pagkalma ka na, tsaka ka makipag-usap. Para may makarinig pa rin sa'yo. Tama yun na in-notes mo, lalo na pag galit ka. Pero alam mo. Kasi parang, ano ba yung science doon? Basta may science doon eh, na parang may ilang minutes lang na yung emotions mo ganito. Tapos after a few minutes, magda-die down na yan. Tapos kung ganun pa rin yung nararamdaman mo or ganun pa rin yung mga arguments na gusto mong sabihin, eh di okay lang yun. Pero pag kunyari may mga arguments kang gusto sabihin dahil galit ka, dahil ito yung emotion mo, huwag mo na sabihin. Hindi ko na-explain na maayos. Kaya okay yun. Okay na i-notes mo siya, lalo na pag galit ka. Pag galit ka, pag malungkot ka, ilagay mo sa notes. Hindi, dun mo i-express sa sarili mo. Tapos pag kunyari kumalma ka na, basahin mo ulit. Tapos pag may feeling kang ito, pangit sabihin to, nakakasama lang to, or nasabi ko lang to kasi galit ako. Kasi kung ako tatanungin mo, minsan nga yung notes ko, kaya tinigil ko lang din, mas nakakadagdag ng sama ng loob ko. Kasi parang feeling ko, ganun ako ka-loser, ganun ako kawalang kwenta. Kasi ninonotes ko na ako mismo, parang, alam mo yun, na parang, ang loser ng tingin ko kasi, sa notes mo na lang kayang sabihin yung mga na dapat sinasabi mo to sa family mo, sa partner mo, sa kaibigan mo. Choice mo yan kung magiging pupunta ka sa direksyon na to o pupunta ka sa direksyon na to. Isipin mo bang loser ka dahil nagta-type ka sa notes mo, iisipin mong nagjo-journal ka tapos pinoprocess mo yung emotions mo. Pero ito, di yun. So kumbaga ako, hindi na ako makikipagtalo dyan. Pero hindi ko sinasabi na dapat ganito yung ma-feel mo. Tinatry lang kitang ini-encourage lang kita na malighten up yung situation. Hindi ko sinasabi to dahil sinasabi ko hindi valid yung nararamdaman mo. Naiintindihan kita kasi yun din yung sinasabi ko pag pinagtopic naman natin uli yung depression, yun din yung sasabihin ko kung tatanungin inyo ko paano maiko-cure. Kasi actually baka nga ako pa nagsabi sa iyo, di ba, di mo natatandaan na parang yung sa overthinking mo, isipin mo na lang ganito na alam mo nag-overthink ka. Alam mo nag-overthink ka, edi isipin mo hindi naman yung totoo kasi nag-overthink ka lang. May problema ka, may problema yung isang tao. Alam ko lahat naman tayo may problema. Ngayon, kung hindi mo ko kayang intindihin, ikaw na lang magsabi ng problema sa akin tapos pakinggan na lang kita. Huwag mo na lang intindihin yung problema ko. Hindi dahil sa nagpapagiging selfish, kasi gusto natin maging maayos. Kasi kung parehas tayo may punto, parehas tayo matalino, parehas tayo mataas yung pride, o parehas tayo magaling, walang mananalo sa ating dalawa. Hihilain tayo pababa. So tatanungin kita, sino ba dapat makinig? Kasi sino may si-share? Hindi pwedeng mag-share tayo parehas. Pwede rin, pero dapat yung mag-share, yung isa makikinig. Nagigets mo? Hindi pwedeng may sinner sa'yo, tapos babatuhin mo agad. Bigay nating example yung last time na nagkaroon tayo ng away. Hinayaan ko na lang na maglabas ka ng sama ng loob. Tapos ako, nung nandito exactly. tayo nun, salita ka ng salita, tapos ako iniiyak ko na lang. No, wala na lang ako sinasabi. So, naging one-way siya. Sabihin natin, naging selfish ka lang
selfish in a good way kasi na-express mo yung sinasabi mo. Yun nga, ma'am. Na-express mo lang, tapos gumaan, tiga mo, after yun, mas naging okay yung pakiramdam mo. Pero ikaw, sorry ah, kasi feeling ko, puro, ako, aminado ko, ako na nahihiya, puro, feeling ko, puro sa akin yung salita. Ikaw, ma'am, kung ikaw natatanungin, sagutin mo yung tanong, kailan ka dapat maglabas ng, tinanong ko na sa huli, no? Yun, kailan ka dapat maglabas ng frustration kung ikaw ang tatanungin. Ayun, negativity, kailan mo pwedeng express yan? Nasagot ko yun actually kanina kasi diba kunyari yung may mga simpleng kalat, ako sinasabi ko agad, kinocommunicate ko agad sa'yo. Pero like kunyari yung mga big things, sa mga simple things yun, madali, sinasabi ko agad. Pero pag like yung kunyari yung mga mabibigat na bagay na, yun nga, hanggat kayang tiisin, tinitiis ko. Kasi ayoko nga, masyado akong sensitive sa mabigat na energy. Ayoko nang mabigat na energy. Mm-hmm. Yung tipong kahit may dapat ka nang sabihin, dapat yung pag-usapan, sineset aside ko pa rin eh. Kasi parang masyadong valuable sa akin yung peace ngayon na, yeah. Lalo na sa'yo, parang onting ano lang, ilang araw bago tayo makarecover. Kaya rin may maging issue sa atin. Siguro mga 3 days, 4 days bago tayo maging okay ulit na nag-joke ulit. So parang, pag may kahit may mabigat na akong kailangan sabihin sa iyo, hindi ko na lang sinasabi kasi pag sinabi ko to, ano na naman na 4 days na naman, mga 1 week na naman bago kami maging okay. So, kaya siguro nagiging tahimik din ako ngayon kasi kaya lalo introvert ako, lalo pa ako nagiging tahimik, lalo pa ako nahihirapan mag-express ng thoughts kasi nasanay ako na pag sabihin ko to, baka maging ganto ah. So, wag na lang, tatahimik ko na lang lalo. Dati hindi na ako expressive. Lalo pa ngayon, parang ganun. That's why siguro. Kaya siguro yung kung ano yung sinasabi mo sa akin, ganun pala ako ngayon. Na parang ako pala yung takot, hindi lang pala ikaw. Ako na hindi ko na-realize. Baka takot ka din. Na hindi ko vino-voice out. Parang ngayon, yung situation na mismo yung nagsabi na parang yung sinasabi niya pala, ako rin pala yun. Na hindi ko lang hindi ko lang nirereklamo sa mundo, sa universe. Yeah. Pero yun pala yung napagdadaanan ko. Na ngayon ko lang rin na-realize kasi kailangan ko sabihin para sa podcast. Yun. Tama.